pagbabago ng buhay. Halina mananakop, pag-ibig mo sabi-idulot sa taong lumilimot, awa mo'y sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayong malapit na ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak, kaming mga lingkod mong hindi karapat-dapat ay tangkilikinawa sa pag-ibig ng iyong salita na nagkatawang tao sa sinapupunan ng mahal na Birhen at nananahan sa aming piling kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakias. Narito ang pahayag ng makapangyarihang Panginoon. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko at ang Panginoon na iyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan. Ngunit, sino ang makatatagal pagdating ng araw na iyon? Sino ang makahaharap pag siya'y napakita na? Siya'y parang apoy na nagpapadalisay sa bakal at parang matapang na sabon. Darating siya para humatol at dadalisayin niya ang mga saserdote. Tulad ng pagdalisay sa pilak at ginto, sa gayon, magiging karapat dapat silang maghandog sa Panginoon at ang mga handog na dadalhin ng mga taga-Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa kanya tulad ng dati. Ngunit bago dumating ang nakihindik na araw ng Panginoon, isusugo sa inyo si Propeta Elias. Muling magkakalapit ang loob ng mga ama't mga anak. Kung hindi, mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Itaas ninyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Itaas nyo ang paningin, kaligtas ay dumarating.
tapat ang pag-ibig, siya'y umaakay sa tumatalima sa utos at tipan. Sa tumatalima, siya'y kaibigan at tagapagturo ng banal na tipan. Itaas niyo ang paningin, kaligtas ay dumarating. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Harit batong panulukan sa ligan ng sambayanan, halina't kami idangal. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipapangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ay may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos, natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, anupat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiupo muna ang lahat. Mahalaga ho sa atin ang pangalan. Ang pangalan ay kadalasan nakikita sa ID. Iyon nagbibigay sa iyo ng identity. Pero ang pangalan natin ay maganda makita bilang isang Kristiyano na sagrado. Hindi sana paglaruan at pagtripan ang pagbibigay ng pangalan. Dahil para sa atin, ang pangalan ay nagbibigay ng iyong identity. Pero hindi lang identity ang binibigay sa iyo. Pero magandang tignan sa mga kasulatan that God calls us by name. Tinawag tayo ng Diyos sa ating pangalan. At ang pangalan natin ay para sa atin ay nagbibigay din ng closeness. Hindi ba sa isang mga magkaibigan, nagsimula ang lahat sa pag-alam, ano pangalan mo?
At yun na yung tawagan ninyo, pangalan ang gamit. Nagpapahayag ng pagiging malapit sa isa't isa. Tayo din bilang Kristiyano ay patuloy na tinatawag ng Diyos sa ating pangalan dahil nais niya maging malapit sa atin. At sa ating pagnais niya maging malapit sa atin at malapit sa atin, tayo rin sa pamamagitan ng ating pangalan ay ipinapadala niya sa misyon. When God calls us by name, He also sends us into mission. Kaya ang pangalan natin ay mahalaga sa atin. Nagbibigay identity sa atin, nagbibigay sa atin ng closeness kay Lord, at kasama din noon, sa pamamagitan din ng ating pangalan, tayo ay pinahahayo ng Diyos to embrace mission. Kadalasan kasi tayo mga Kristiyano, naipit at naiwan na lang tayo sa pananalangin. Naipit tayo sa ating debosyon. Pero sana ang bawat debosyon natin ay magdala at lumago patungo sa isang misyon. Devotion grows by mission. Kung gusto mong lumago sa pananampalataya mo sa mahal na pong Jesus Nazareno, yakapin ang misyon kung saan ka tinatawag niya. Marakasama doon yung misyon na magiging mabuting Kristiyanong magulang. Misyon na ipahayag ang mabuting balita sa iyong anak. Sa mga ninong at ninang dito, pupunta ang inyong inaanak at dadalawin kayo, huwag niyong taguan. Make that a moment to share the good news to them. Malay mo yan yung misyon mo bilang isang Kristiyanong ninong o ninang. Ibahagi si Kristo sa kanila. Wala naman pong tinuturo ang simbahan na kailangan nyo magbigay ng pamasko. Commercial lang ho yan. Wala pong tinuturo ang simbahan na required ang ninong o ninang o tungkulin ng ninong at ninang na magbigay ng pamasko sa inyong inaanak. Ang tungkulin po ng ninong at ninang, ibahagi si Kristo sa kanila. Akayin sa pananampalataya. Kaya huwag niyo ho silang taguan. Huwag niyo hong takasan. Kasi yan ang misyon ninyo bilang mga ninong at ninang. Ibahagi si Kristo sa kanila. Pag-bless niyo muna sila. No? Biyayaan niyo, i-bless niyo sila. At gamitin ang pagkakataon na yan para ipaalala sa kanila sino si Kristo. Pag humingi ng pamasko, bonus na lang yan. Kung meron, okay lang. Kung wala, hindi mahalaga yon. Kasi ang importante, ang misyon ni Kristo ay maisabuhay natin. Yan po ang tawag sa atin bilang mga Kristiyano. Yan po ang imbitasyon sa atin ng Diyos ngayon. Tulad po ni Juan, siya ho ay binigyan ng pangalan. Ang ibig sabihin ng salitang Juan o John ay God is gracious. At si Juan ay naging tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon. He embraced a mission. Kaya sa atin din bilang Kristiyano, anong misyon ang dinadala sa iyo ng Panginoon ngayon? Yakapin ito at isabuhay. Lalong-lalo na ho sa panahong ito ng Kapaskuhan. Baka masyado tayong caught up sa pagbibigay ng regalo. Pagbibigay ng pagkumpleto ng mga wish list mo, yung mga kailangan mong bigyan. Masyado tayo nagpapakapagod sa hindi naman talaga importante. Kasi ang pinaka-importante sa panahong ito ay ang pagtanggap natin kay Kristo. At si Juan ang nagiging daan natin o naghahanda ng daraanan ng Panginoon para yakapin natin ang kanyang misyon. Maganda po no sa ating ebanghelyo. Yung mga tao ay pinuna si Elizabeth.
Sabi nila, wala naman kayong kamag-anak na ganyan ang pangalan. Mula sa nakasanayan at nakagawian, tumungo si Elizabeth at Zacarias tungo sa kahulugan. Hindi sa nakasanayan, kundi sa kahulugan. Si Juan para sa kanila ay gracious. Dahil, balikan natin ang sinabi ni Elizabeth nung siya'y nagdalang tao, inalis ako ng Diyos sa kadustahang ito. Ang naging grasya ng Diyos sa kanya ay si Juan. Hindi sa nakagawian, kundi binibigyang halaga ang kahulugan. Sa paghahanda natin, ilang araw na lang, araw na ng Pasko. Yung iba ay hinahanda na yung mga regalo. Hinahanda na yung pagbibigyan ng mga pamasko. Pero sana bilang Kristiyano, huwag lang natin tignan yung nakasanayan natin. Kundi tignan natin yung halaga ng bawat gawain natin. To find meaning in everything that we do. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinawag ni Zacarias na Juan ang kanyang anak, na ang ibig sabihin ay Diyos ay mapagpala. Taglay ang pagtitiwala sa pagiging mapagpala at bukas palad ng Diyos. Idalangin natin, Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang simbahan at mga pinuno ng pamahalaan naway tunay na magpakita. May pakita ang pagiging bukas palad ng Diyos sa kanilang mapagmahal at matyagang paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang ating pangalan at karangalan naway pahalagahan natin bilang Kristiyano upang makatupad tayo sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga pamilya naway panibaguhin ang kanilang pagmamahalan, pagkakaisa at pagtataguyod sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga may sakit naway makaranas ng ginhawa at kapanatagan dahil sa mga panalangin at pagpapalakas ng loob mula sa kanilang mga pamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Ang mga yumao naway makatuloy sa tahanan ng ating Ama sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, maging bukas palad ka nawa at pagpalain kami. Panginoon Diyos, nawa ay mahikayat kami ng buhay ni San Juan Bautista sa higit na kabanalan. Puspusin mo kami ng kanyang espiritu habang nagsisikap kami sa paglilingkod sa iyong bayan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak-alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming hinahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka.
pagdating mo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na nagdudulot sa amin ng ganap na pagsamba sa iyong kadakilaan ay maging lubos nawang pakikipagkasundo namin sa iyo upang maipagdiwang namin ng may dalisay na loob ang pinagbuhatan ng aming manunubos sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng Kanyang Inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na Ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Balik ka na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasayahan, panahon ng kasaganahan, ika'y pinasa sa lamatan, biyayang dulot mo'y walang hanggan. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Sa sandali ng kasawian, panahon ng kahirapan, ika'y aming tinatawagan. Noon kami, huwag mong pabayaan, Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Panginoon, hanggang kailan kami sa iyo'y maghihintay? Halika na, magbalik ka, pangako mo'y tupdin mo na. Pangako mo'y tupdin mo na. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili po ito sa ating Parish Office Finance Office. Ang malilikom na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod: Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booths na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay pagkalooban mo ng iyong kapayapaan upang kami makapaghintay at makasalubong nang may ilawang nagdiringas para sa pagdating ng pinakamamahal mong anak na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, diluluwalhati ka namin.